Have a coffee break. Oy, nuggets of wisdom. Pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag nating hashtag stay humble. Bakit? Yan po ay nasa t-shirt na ito na nandito po yung mga outline. Pero uunahin muna nating stay humble. Sa susunod na araw naman, ang dalawang natitira. Pag-usapan natin ang humility. Napaka-importante nito. Sabi nga, ang buhay ay dapat may wings. Wings of your dreams and then roots of your value. Sabihin, kahit lumilipad ka, yung values mo, dala-dala mo pa rin. Napaka-importante nun. At sabi nila, di baling lumipad ka, pero ang iyong paa naman ay nakatungtong pa rin sa lupa. Ano nga ba ang humility? Yan ang ating ngayong pag-uusapan. Kaya napaka-importante ng stay humility. Humingi tayo ulit ng tulong sa Oy Nuggets of Wisdom. Ang sabi nga rito ni Wilson Misner, be nice to people on your way up because you will meet them on your way down. Napakaganda ng salitang yan. Maging mabuti ka sa mga tao sa iyong pag-akyat at dahil sila rin ang makakasalubong mo sa iyong pagbaba. Humility. When it comes to humility, ang tingin ho natin ay meek. Pero tandaan na natin, hindi ibig sabihin ng meekness ay weakness. Ang tingin nila, kapag ikaw daw ay humble, yung bang mukha, walang kaimik-imik, hello, kahit mali na sila, oo ka lang ng oo. Yun ang tingin nila sa humility. Pero titingnan natin ang tanong mga katoto. Kung naniniwala kayo kay Kristo o hindi, pero ayon sa kasaysayan, titingnan ho natin, siya ba ay humble? Definitely, kung naniniwala ka sa Panginoong Jesus, ang masasabi mo talagang yung true humility. The example of being humble, hindi humble. Yan. Pero si Kristo po, kung di nyo alam, etong senaryo, bigyan ko kayo ng dalawang senaryo. Siya, halimbawa, ikaw o siya ay nagpunta sa baklaran tapos tinaob niya lahat ang mga vendors at sinabi niya, bakit ninyo binababa ang standard ng kanyang ama? At kung halimbawa, nabubuhay pa si Cardinal Sin o yung ibang kilala, sila Bilarde, halimbawa, nandyan si Manalo, si Eddie Villanueva o yung mga kilalang mga pastor. At sasabihin niya, halimbawa lamang po, hindi ko sinasabing sila yon, halimbawa, religious leader kasing pinag-uusapan natin, yung mga Pharisee at Escriba. Tapos sasabihin niya, you bifer, ulupong, ahas, alam ko no, nung unang panahon yon, yung salitang pong yon ay may kaangasan. Parang sa ating mundo, sa ngayon, parang curse o kaya mura. Parang ganyan. Yun yung halintulad nun. Tanong, si Kristo, ayon sa iyong sagot, example ng humility. Pero tatandaan nyo, marunong din siyang magalit. Kaya nga, tinaob niya ang mesa at sinabi niya sa mga religious leader nun, you are viper, isa kang ulupong. Ang humility po ay hindi tanda na nagalit ka, hindi ka na humble. Depende yon kung paano at bakit ka nagalit. Importante yon. Ngayon, magwawakas ako sa kwentong ito. Merong magkaibigan noong unang panahon, si Palaka at si Bibe na lumilipad o yung goose, wild duck. Sila ay nagtatampisaw at naglalaro sa isang lawa. Magkaibigan, kokak, kokak, at sabi ng Bibe, ekek, ekek, yan. Ganon sila kasaya. Pero dumating na ang tagtuyot at ang nangyari po, natutuyo na ang sapa na kanilang pinaglalaruan. Siyempre, ang karakter ng Palaka ay mag-hibernate, yan, ng matagal na panahon. Tapos, ang Bibe naman ay maghahanap ng matubig na lugar. Pero alam nyo ba, gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasamahan, pagkakaibigan. Ang sabi ng Bibe, kaibigan pala ka, gusto ko ta sanang isama sa ibang lugar
para ipagpatuloy natin ang ating pagkakaibigan. Ang sabi ng palaka, oo nga eh, ano kayang gagawin natin? Mag-isip tayo. Nag-isip sila, biglang ang bibi ay, alam ko na, kukuha ko ng patpat, kakagatin ko, at ikaw naman, kakagatin mo rin yung kabila ng patpat. At pagkatapos nun, lilipad tayo at maghahanap tayo ng bagong sapa upang ipagpatuloy natin ang ating pagiging magkaibigan at masaya tayong maglalaro. Yun nga ang nangyari. Kumuha ng patpat ang bibi at kinagat naman ng palaka sa kabilang dulo. Kumbaga ganyan, nandyan yung bibi at nandito yung palaka. Yun ang nangyari. At lumipad sila dahil ang bibing ito ay ibang klase nakakalipad. Goose, wild goose. Ngayon, dumaan sila sa isang magsasaka. Napatingin ang magsasaka kung anong klaseng hayop yun. Sabi niya, yung bibi, natural lumipad. Pero yung palaka, hindi natural lumipad. Nakakalipad siya dahil sa pag-iisip ng bibi at kumagat siya sa kanyang patpat na nakuha. Nagtanong ang sa isip o sumigaw ang magsasaka. Sabi niya, bibi, palaka, ang galing-galing ng ginawa ninyo. Bilib ako, sino ang nakaisip niyan? At biglang nagsalita ang palaka, ako! Patay ang palaka, bali-bali ang buto. Minsan, may mga taong credit grabber makapagmalaki lamang. Napakahalaga po ng humility. Tandaan ho natin, ang humility o pride na sinasabi, lunukin mo naman pride mo, hindi kayo mabibilaukan. Lagi ho nating tatandaan, habang tumataas tayo, ang paanaman natin ay patuloy hindi lang tumutungtong sa lupa, kundi bumabaong pa na lagi mong isipin, galing ka lang sa lupa at umaangat ka na at mas masayang magsama ka ng mga tao para sa taas. Alam niyo bakit? It is very lonely on the top. Lagi nating tatandaan, kung tama ang silip, tama ang isip, because life really works.